quality pero budget meal na Intercom. Yan ang ating i-review ngayong araw. Very recently ay nag-apply tayo sa Joyride bilang isang MC taxi rider. At sa loob ng 3 weeks ay nakakabiyahe naman na tayo ng tuloy-tuloy. Although hindi naman araw-araw. Siguro minsan 3 days a week, 4 days a week, ganun. At kapag tumatawag ako sa customer, minsan nahihirapan ako. So, ang ginawa ko, ito ang ginagamit ko. Yung mga wired na headset kasi wala akong Bluetooth headset. Ang kaso, masakit siya sa tenga. Kasi syempre, pasok-sok na ganun. Tapos meron ka pang balaklava. Tapos sama mo pa ng helmet. Kasi siksik. Hanggang ngayon, iniinda ko pa rin yung sakit sa tenga nung last na biyahe ko, which is nung isang araw pa kasi kahapon nagpahinga ako, hindi muna ako bumiyahe. Kaya naman, umorder ako nito. Ito ay ang HVA V10 intercom na mabibili nyo sa Shopee sa halagang 750 pesos. Naka free shipping sa akin, so depende na lang yun. Kung meron kayong free shipping, eh ganun nyo din siya makukuha. Ilalagay ko na lang sa comment section yung link kung saan ko napili ito. So huwag na natin patagalin, silipin na natin yung mismong intercom at kung ano yung mga kasama sa loob ng box. So ito yung mismong intercom. Ayan. HD voice, wireless, powerful battery, music. Ayan yung mga nakasulat. So nakalagay dito IPX6 waterproof. Tapos soft mic para sa full face helmet kasi dito natin siya gagamitin sa ating SEC na Horizon na modular actually. Kasi kapag para sa mga half face, ito dapat ang pipiliin nyo, yung hard mic. Pero in our case, doon natin gagamitin. Kaya yung soft mic ang pinili natin. Okay, sa gilid ng box, ayan yung mga kasama. And then, pag binuksan natin siya, bubungad sa atin yung mismong intercom. Meron siyang plus and minus na buttons. Tapos itong parang may mic. Tapos itong mismong power button niya. Ito yung side. Ito yung charging port. Ayan. At ito naman yung saksakan ng headset at ng mic. Okay, likod niya. Tapos ang mga kasama sa kanya ay syempre manual. Na madali namang intindihin kahit paano. So ito Chinese, ito yung English. And then ito yung kanyang headset at yung microphone. Tapos meron tayo nito. So ito yung kinakabit sa helmet sa gilid. Spring loaded siya. Yan yung iipit sa side ng helmet. Tapos ito i-slide lang siya into place. Yan. Ang galing, ang napaka-satisfying ng feel. Tapos secured naman din siya. Tapos kapag tatanggalin, madali lang. Nakikita niyo to. Ilayan nyo lang yan ng konti, mag-i-slide na siya ulit. Ang galing eh. Ang smooth nung play, nung mechanism. Pero at the same time, secured siya, hindi siya maalog. Nice. Tapos, meron tayong Type-C na charging cable na
masasabi kong quality naman siya katulad ng sa mga smartphone kasi makapal. Hindi siya yung, alam mo yung sa mga usual na mga gadgets na mga cords na free na maninipis, ito hindi eh, makapal siya. At alam mo yun, masasabi mong quality kapag ginalaw-galaw mo yung wire. Hindi siya pipitsugi. And then last, yung mga velcro tape. Ito. Para dito siguro. Ito sa tingin ko optional kung ilalagay mo to. Kasi meron naman na siyang spring-loaded na pang-ipit eh. Pero ito, kailangan talaga to. Kasi ito ay para sa speaker. Ayan, yung velcro niya. Ayan. Ayan. Para kapag nakalagay yung speaker sa loob ng helmet, hindi siya gagalaw-galaw kasi nakadikit siya ng velcro. So, tabi na muna natin itong mga to. Ay, meron pa palang isa na maliit. Ito. Ito naman ay para sa mic. Ayan. Ito yung ating mic na ilalagay natin mamaya malapit sa bibig natin para malinaw ang ating boses. Ayan. Ayan. Kaya magiging itsura niya sa loob. So ngayon, try natin pakinggan yung tunog ng speaker natin nang hindi pa nakasaksak sa or hindi pa nakasalpak sa loob ng helmet. So on lang natin to, hold natin. Yung mabilis na blink, ibig sabihin hindi pa siya nakakonect. On natin yung Bluetooth ng cellphone. At connected na. Tapos hanap tayo ng music na pwedeng i-play. Hindi ko alam kung naririnig niyo. Malakas siya kasi ako, kahit nasa labas siya, naririnig ko eh. Pero hindi naman kasi sa ginawa na para gamitin as speaker na nasa labas, diba? Kailangan nasa loob siya ng helmet. Pero, ayan. Malakas siya. At nung nilalagay ko siya sa tenga ko, ramdam ko yung bass niya. Sa mga hindi nakakaalam, usually, ang mga helmet ay merong provision para sa mga intercom, which is, ayun o. No? Yan, nakikita nyo yung slot na yan. Yan. Diyan yan, papunta. Yan. Diyan, pwedeng ikabit or itikit yung speaker ng intercom. Halos lahat ng mga helmet, full face, half face, kahit yung mga dati pang model, ay meron talaga niyan. So try na natin ikabit yung intercom sa loob ng helmet. Naikabit na natin yung intercom. Ayan siya. Ayan yung wire niya. Malinis naman yung gawa natin kato paano. Ito at ito lang yung nakalitaw. Tapos naitago naman natin yung ibang mga wire. Yung headset. Teka. Ayan. Tapos sa kabila, yun. Ang tanging naging issue ko lang ay yung mic. Kasi kung mapapansin nyo, medyo maiksi yung wire ng mic. Same lang siya ng haba sa wire ng mga headset. Mas maganda sana kung mas hinabaan nila yung wire ng mic para aabot siya dito banda, somewhere dyan. Para dyan natin siya sana may didikit. Pero as it is, ang nakikita kong pwedeng gawing diskarte ang microphone ay nandyan lang. So nandyan siya sa gilid ng cheek dito. Magkakarinigan pa rin naman kami siguro ng customer, lalo kung nakasara naman yung helmet, or pwede rin naman somewhere dito sa gilid, as long as maririnig yung boses ko kapag tumawag ako sa customer. Kasi sa ngayon,
Ang purpose lang naman nitong intercom ay hindi para pakipag-usap sa customer habang nagmamaneho. Ito ay pang sounds at pang tawag ko lang na hindi ko na kailangan magsuot ng wired headset or headphones kasi masakit nga sa tenga. Kasi umiipit eh. At least ito, nakalubog siya dun sa provided na slot yung headset niya. Kaya hindi nasasakit yung tenga natin. At the same time, nakapag-music tayo. Tapos hindi tayo mahirapan tumawag sa customer. Ngayon, testingin na muna natin yung sounds ng speaker niya. Muna natin. Tapos connect sa phone. So kapag slow blinking na siya, ayun, connected na. So okay yung tunog niya, ang speaker sa loob. Medyo maano nga lang, mas lamang yung treble, di ba? Treble tawag doon, di ba? Hindi siya ganun ka bassy. Hindi siya masyadong ma-bass. Pero ang nakikita kong pwedeng gawing diskarte diyan, siguro dadagdag ako pa ng patong yung sa ilalim ng Velcro para mas dumikit siya sa tenga ko. Alam mo 'yun, para mas kumapal. Ang mangyayari, mas lalabas ng konti yung headset para mas dinik ko yung bass ng speaker. So, may naisip na tayo kagad na discarte. Pero as it is right now, goodbye siya, actually. Malaking tulong siya sa magiging biyahe. Alright guys, so ngayon, ang gamit nating audio ay ang microphone nitong ating helmet intercom. So, okay na pala yung wire niya, umabot naman. Ang mali ko lang kasi, mula dito sa kaliwang side, ay inikot ko siya at dito ko nilagay sa kanang side yung mic. So, napagtanto ko na mali. Ang ginawa ko, since andito yung intercom sa kaliwa, dito ko na pinadaan yung mic sa loob at andito siya banda. Hindi siya nakasentro kasi naharangan ng strap netong ating chin mount. So, andito siya banda. So, kayo na humusga ngayon kung okay naman ba yung boses ko. By the way, kung medyo garalgal dahil wala akong suot na balaklava, so medyo rekta yung bibig ko sa mic, sobrang lapit. Kasi kapag nakabalaklava ka, kahit papano, mafi-filter out yung hangin na binubuga mo habang nagsasalita minsan. Danas ko yan sa ibang mga vlogs ko eh. Pero sa tingin ko, okay naman siya. Kasi hindi naman siya rektang nasa bibig ko. Nandito siya sa side na to. All goods. Okay, gamit na natin ulit ngayon ng ating intercom. Ayan, naka-on na siya at naka-paired na. Siya rin ang gamit natin ngayon pang record ng audio. At ito ang tunog niya kapag tayo ay naka-balaklava. At ito naman kapag nakasara ang helmet na medyo mas magiging kulob ang tunog. Tapos buksan ulit natin para makompare lang natin. So, na-testing ko na yung sounds niya kanina, okay naman, hindi siya ganun kama-bass. Mas maingay yung treble niya, mas malakas. Kaya ang ginawa ko, sinet ko na lang, medyo pinaglaruan ko na lang yung equalizer ng phone para medyo mas maging hindi siya ganun ka-garalgal yung tunog. Pero para sa kanyang price, eh, okay naman yung tunog niya. Tapos, pagdating naman sa quality ng boses, kapag ginamit siya pantawag, medyo mahina siya. Unlike sa headphones na nakapasok talaga sa tenga mo, mas rinig na rinig mo yung kausap mo sa phone or sa video call. Kasi tinesting ko kanina, makipag video call ako sa anak ko. Tapos tinanong ko rin siya kung okay naman yung boses ko. Kung malinaw naman ba, eh malinaw naman daw. Yun nga lang, hindi talaga ganun kalakas kumpara sa mga headphones na nakapasok sa tenga. Ang disadvantage naman ng mga headphones na nakapasok sa tenga, eh in the long run, kapag buwabiyahe ka, masakit. Kasi naiipit ng balaklava, naiipit pa ng helmet, sobrang sakit talaga. Ang advantage naman nito, kahit medyo mas mahina siya, eh komportable, di ba? Tapos wala ka nang iintindihing wire na nakasabit, na minsan natatamaan, ganun-ganun. Ang hindi natin masusubukan ay yung intercom capability niya. Kasi ang purpose lang naman talaga natin sa ngayon para dito ay pantawag at pang music habang nasa biyahe. Tsaka wala rin naman tayong extrang unit para i-pair siya doon para masubukan natin yung intercom capabilities niya. Ang next naman nating i-review
at aalamin ay ang performance ng battery. So, biyahe muna tayo ngayon. I-on ko siya sa buong biyahe ngayong gabi. Tapos, titingnan natin kung makakatagal siya. So, kapag habang tayo ay gumagapang paunti-unti, magsa-sounds tayo, tapos siya din yung gagamitin natin na pangtawag sa mga customer. Basta, buong biyahe, hahayaan ko lang siyang naka-on at titingnan natin kung hanggang anong oras ang itatagal. Time check natin ngayon, 6:30 ng gabi. So, balik tayo mamaya, i-update ko kayo sa performance ng kanyang battery. Kita-kits! A few moments later. And we're back. Time check. Yan. Stress na ng madaling araw. Kakabalik lang natin galing biyahe. At ano na ba ang lagay ng ating intercom? Ayan, buhay pa siya. So yan ang current battery niya, parang nasa 3 bars. Pero hindi naman din kasi accurate yan. Tapos hanggang makauwi ako ng bahay, eh nagpapatugtog ako. So in terms of halimbawang isang buong gabi ng biyahe, or kung sa araw kayo bumabiyahe, isang buong maghapon, kaya niya. Kasi hindi ka naman din continuous na makakapag-sounds. Kasi syempre, mag-google map ka, tatawag ka sa customer. So syempre may mga time na iinto mo rin yung sounds mo kapag nakatambay ka at hindi mo naman suot yung helmet, di ba? Pero in terms of battery life, goods na goods. Yes, hindi ganun kaganda ang quality nung sounds, lalo kapag umaandaran na kasi maraming ibang ingay na nasasagap. Pero para sa presyo na 750 pesos, para sa isang entry level na intercom, magagamit mo pang music, at kapag gusto mo makausap ang iyong backride or ang iyong caride, eh, masasabi kong sulit na siya. 750 pesos. Alright. So yun ang ating naging review dito sa V10 na intercom. Lalagay ko na lang sa description yung Shopee link kung saan ko siya nabili. And kita-kits sa next content. Peace!